What's up, madlang people? Ako nga pala si Floyd, ang boy next door writer ng Ifugao. Writer? Yes. Writer. Wow. Anong sinusulat mo? Mga kakaibang kwento, Jong. Hello pala, Jong. Hi, Floyd. Ah, nice kwento, tsaka Jong. Nice meeting you, Floyd. Yes po. So, bali po, dati po, nagsulat na rin po ako sa wish ko lang, sa kapuso mm-hmm. natin. So, ayun po. Nang iba't ibang mga kwento po. Writer siya. Oh. Oh. Matagal ka ng writer? Right after ko po graduate nung college, Jong, ayun po, pinurso ko po yung pagsusulat talaga po. Kung may susulat ka tungkol sa sarili mo, ano yun? Siguro kung may susulat ako tungkol sa sarili ko, yun yung mga naging struggles ko before, kung paano ako bilang tao. Oo. Maganda yun eh. Yung mga nasa isip mo, yung mga pinagdaanan mo, tapos sinusulat mo. Yeah. Oo. Yung overthinking mo nagiging creative thinking. Yeah. Tapos yung creative thinking nagiging creative writing. Yeah. So you put your situation into something creative. You make something out of your situation. Oh. Yung gulo ng utak mo, nasusulat mo, yeah. Nagiging creative thinking, tapos yung creative thinking nagiging creative writing. Kasi nakakalungkot ah, yung Pilipinas second to the last sa ranking sa PISA, sa creative thinking. Oh. Out of 64 schools sa buong mundo, second to the last ang Pilipinas. Parang ang baba ng score ng Pilipinas sa creative thinking. So, kailangan malinang, ma-develop sa mga bata ngayon. Kasi ano yun, yung research na yun sa 15 years old na mga estudyante, kung di ako nagkakamali. Yun, so, second to the last ang Pilipinas. So, number 62. 63 pala. Kasi 64 sila. Kung second to the last 60. Number 63 ang Pilipinas. Sa creative thinking. Kaya sana sa eskwelahan, ma-develop ang creative thinking ng mga batang Pilipino. Yes. Ayan. Kaya kaway-kaway tayo sa Department of Education. Ayan. So, Floyd, ituloy mo yan. Maganda yung mga magagawa mo. Yes, so, nagkaano ka na rin? Gumagawa ka rin ng mga kanta-kanta. More on stories po talaga. At some point, Jong, minsan din, nakikinig din ako dun sa kwento ng mga tao eh. Kasi dun ka makakakuha din ng hugot, ng impact dun sa sinusulat mo. Dun mo sila maintindihan na, ah, ganito pala, magkakaiba talaga tayo ng kwento sa buhay po. Pero kumakanta ka ba, Floyd? Konti lang, siguro. May pick-up line ka ba? Meron po. Hindi pinakanta. Hindi pinasample. Pick-up line na yung pinagawa. Kumakanta ka ba, Floyd? Konti lang. Oh, may pick-up line ka ba? Pick-up line ka na lang. Nararamdaman mo yung ano, yung rapport nilang dalawa. Ganda ng rapport. Thanks, Kim, ha? Parang nag-gel talaga kayo dyan. Ganda yung ba? Chemistry natin. Hindi daw eh. Yung magkaiba sila ng gustong gawin. Oh, go, Floyd. Karil. Yes po. Karil, matalino ka ba? Bakit? Sige nga, sagutin mo ko. Ah! Pati yung delivery. Yes! Tsaka ano lang, no, mabilis. Sige nga, sagutin mo ako. Galing, oh. Si Karil naman, tira. Napahagot siya dun sa punda niya. Okay pa sa'yo yun, ano? Melgar, okay sa'yo? Sakto lang po. Sorry, Floyd. Hindi ka masyadong pasado.